Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my YouTube channel. Well, latest update lang po ulit tayo. Sa in-update ko po o sa video na in-upload ko po, sa mga hindi po nakagets nung title, mga ka-Aldab, yung nagpasaring, ang ibig kong sabihin at ang pinupunto ko, mga ka-Aldab, yung mensahe po ni Mengay na huwag na po kayong lumabas kung wala naman po kayong gagawin. Kumbaga, stay at home, sabi nga po niya. Sa bibig na po niya kasi nanggaling. Ang pinupunto ko o sinasabi ko dito, mga ka-Aldab, kung si Mengay nagagawa niyang sabihin yan sa lahat po ng mga taong nanonood ng Itbulaga, hindi niya po gagawin yan. Lalabas po ba siya sa pamamagitan lang ng pakikipag-date? Lalabas po siya para maglabyerda lang? Common sense lang po, mga ka-Aldab. Sa mga hindi po nakagets, yung po yung pinupunto ko, yung po yung sinasabi kong nagpasaring. Ang ibig kong sabihin doon, mga ka-Aldab, sa bibig na po mismo ng galing, na hindi po lumabas si Mengay. Kaya sinasabi nga niya po stay at home. Kung hindi naman importante. Well, sa pagdi-date po ba importante yon? Makikipag-date ka, kakain kayo sa labas, importante ba yon? Ngayong may COVID pandemic po tayo. At yung kasama mo, PUI. Well, common sense na lang, mga ka-Aldab, sa mga hindi po nakagets doon sa in-update ko, pasensya na po kayo kung hinahanap nyo yung direktang sinabi ni Mengay. Kaya nga lang po nagpasaring, hindi po ba? Kasi may mga nagko-comment na wala naman doon, Mr. Destiny, hindi maganda yung title. Well, pero nire-respeto ko po kayo. Kumbaga, karapatan nyo po yan bilang isang nanonood at nananaliksik ng mga komento. Kaya ang ibig sabihin lang, mga ka-Aldab, matatalino rin po talaga ang Aldab Nation. Pero bakit ganun? Bakit marami pa pong naniniwala sa mga fake news na kumakalat? Well, ang sa akin lang, mga ka-Aldab, decision nyo yan at yan po ang pinaninindigan ninyo at nire-respeto po. Siyempre hindi lang ako, ng buong tao. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Ang unang pag-usapan natin, mga ka-Aldab, si Alden Richards. Gaya nga po ng title na nababasa ninyo, alam niyo po, marami na naman pong maiinggit at siyempre magkakaroon ng hidden desert dito kay Pisoy. Dahil eto na naman po, panalo na naman po, kumbaga, pasado na naman po si Pisoy na kung saan nabibilang sa talagang masasabi natin na pinakapasadong aktor, hindi po ba? Kumbaga si Pisoy na naman po ay nominated as the pinakapasadong aktor at the 22 Gawad Pasado Awards. Ito, mga ka-Aldab, ay galing po sa Philippines Normal University. Ang ibig kong sabihin o pinupunto ko, hindi na po talaga maaawat yung mga ganitong nagaganap kila Pisoy at Mengay. Kahit sabihin po natin na may pandemic, talagang nangunguna po si Pisoy. Kasi paano nyo po sasabihin sa akin na talagang babaero po? Of speaking po of babaero, napakarami pong comment dun po sa atin na sinasabing nag-live streaming po raw si Pisoy. May namimigay po raw ng star at may nagpapansin po raw. At yun nga po raw hindi ko napapangalanan. Paano niyo sasabihin babaero si Pisoy kung wala naman po siya naging girlfriend? Hindi po ba? Maliban lang po kay Mengay. Maraming na link, di po ba? Natural lang naman po sa isang artista yan.
pero ang sinasabing naging babae ay yung naging girlfriend. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin naging babae kung nalink lang at hindi naman pinag-uusapan? Yung mga tao lang po yung mahilig magdikit sa pangalan ni Tisoy. Hindi po ba? Doon po sa mga nagko-comment na kaya daw po nag-live streaming si Tisoy dahil para humatak, para doon daw po sa isang gamer. Common sense na naman po mga kaaldab. Kaya niya po ginagawa yan. Para po, yan po kasi yung live stream, pinangako niya na yan sa mga hindi pa po nakakapanood ng video ko. Yun po yung ibig sabihin, patunay na matatapos na po at hindi na po siya pipirma pa ng kontrata. Magiging freelancer na lang po siya. Ito, pinakita niya na na talagang gagawin niya na to mga kaaldab. Hindi po ba na pwede pagdating pag, kumbaga, parang pinapakita niya na pagkatapos ng Itbulaga, diretso siya sa gaming. Hindi po ba? Ibig sabihin, wala na po siyang kukunin pang project sa GMA Network. Yan po yung pinupunto natin. At sinabi niya naman po yan na tututok na po siya dyan. Hindi niya po yung ginawa para po dun sa isang tao na sinasabi po nilang gamer na babae na pinapakilig daw si Tisoy. Well, sila lang naman po yung nagpapakilig sa sarili nila. Hindi po ba? Well, punta na po tayo kay Menggay. Kung si Tisoy mga kaaldab ay nominado na, si Menggay naman po ay panalo na. Hindi po ba? Congratulations, Main Mendoza, for winning Artist of the Year 2020. Yan, ito po yung Certificate of Recognition this giving to Main Mendoza. Galing po ito mga kaaldab sa Stats Pulse Awards for winning the category of Artist of the Year at Stats Pulse Award 2020 giving a 15th day of June 2020. Ito lang yung patunay mga kaaldab na hindi po napag-iiwanan si Menggay na kung ano meron si Tisoy hindi po nawawala kay Menggay. Kaya nga po mga kaaldab, sa mga hindi po naniniwala na maraming taong inggit o may maraming artista po artista niya na iinggit, hindi ko po kayo masisisi kung hindi po kayo. Kasi yan po yung may mga hidden agenda para kay Menggay. Hindi nyo po pwede sabihin na walang naiinggit dyan, Mr. Destiny, gawa-gawa mo lang yan. Common sense na lang po uli mga kaaldab. May mga tao pong naiinggit kay Menggay nasa loob po ng GMA Network. Base po yan mga kaaldab sa mga impormasyon na nakukuha po natin. Kasi nga po, sa sobrang sikat ni Menggay, sa dami po ng award, sa dami po ng TV commercial, hindi po ba sila maiinggit? Hindi po ba sila, kumbaga, magtatampo na akong nangunguna dati? Nung nawaw, kumbaga siya dati yung unang-una at pinaglalandakan ng GMA nung pumasok si Menggay, nawala na po silang lahat. Nawawala si Menggay, pero pagbalik niya mas matindi pa. Samantalang yung ibang artista ng GMA na kapagkalumubog na, nahihirapan na pong umahon. Well, correct me if I'm wrong, mga kaaldab. Kaya nga ganito po yung ginagawa nila. Hindi po ba? Nasimula po, tinanggal ang Destined to Be Yours ng teleserye ni Tisoy at ni Menggay. Hindi na po nasundan pa. Dahil nga po, ayaw nilang sumikat. Pero papanong hindi sisikat si Menggay dahil napamahal na po talaga siya sa mga tao. Siya po yung artista talaga na marami pong award na nakukuha laban sa kabilang istasyon. Hindi po ba? Kasi mga kaaldab, napaka sobrang bait na ni Menggay. At talagang masasabi natin na kapag nakita mo siya, wala pong kaarte-arte. Hindi siya po yung tipo ng artista na hihintuan ka oras na makita ka niya. Siya po yung artista na kakawayang ka niya kapag ka nakita ka. Ganyan po kabait si Menggay. Kaya nga po yung mga taong nagsasabi na kumbaga maarte, ginagawa na lang po nila ng issue para nga po mawala yung mga taong nagmamahal kila Menggay at kay Tisoy. Well, sana nagustuhan nyo itong latest updates natin mga kaaldab. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True Blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong
subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.